Narito ang iilang mga personalidad mula sa showbiz ang ikinasal sa Muslim wedding. Narito ang listahan. The Philippine Showbiz List presents Pinoy celebrities na nagpakasal sa Muslim wedding. Sharifa Akil. Si Sharifa ay isang Filipino-Qatari at kinoronahang Miss Asia Pacific International noong 2018. Siya ay tubong Sultan Kularat sa Mindanao. Napangasawa niya si Congressman Ismael Toto Mangudadato mula sa political dynasty sa Maguindanao at isang veteranong politiko. Ikinasal sina Sharifa at Congressman Toto noong August 25, 2021 sa pamamagitan ng Walima Celebration, isang uri ng seremonya ng Islam wedding sa Alnor Hotel and Convention Center sa Cotabato City. Nakaputing gown si Sharifa at nakasuit naman si Congressman Mangudadato. Limitado lamang ang bisita sa kasal dahil sa pandemya. Robin Padilla and Lizelle Sikangko. Nagkaibigan sina Robin at Lizelle noong kabataan pa nila. Andun si Lizelle para kay Robin matapos itong masentensyahan noong 1994. Habang nasa kulungan si Robin ay napakonvert siya sa Islam. Taong 1996, nagpakasal sina Robin at Lizelle sa Islam Rites sa loob ng New Bilibid Prison. Noong 1998 ay lumaya si Robin dahil sa pardon ni President Fidel V. Ramos. Naging sandigan ni Robin si Lizelle. Andun siya sa pinakamadilim na oras sa buhay ni Robin. Pero noong 2009 ay inamin ni Robin na nag-divorce na sila ni Lizelle 2007 pa lang. Naka-base na ngayon sa Australia si Lizelle at may apat na anak sila ni Robin, sina Queenie, Kylie, Jenjen at Ali. Nagkahiwalay man sila ni Robin, ay nanatili pa ding isang Muslim si Lizelle. Rufa Gutierrez. Si Rufa ay kinoronahan noon bilang second princess of Miss World 2003, habang si Elmas Bektas naman ay isang eredero ng isang mayamang Turkish family. Tinuturing na parang isang prinsipe si Elmas dahil nagmamay-ari lang naman sila ng mga negosyo na may kinalaman sa petroleum, trading, diamonds, and communication. Sa Cannes, France, unang napansin ni Elmas si Rufa. Nandun si Rufa para sa Cannes Film Festival, habang si Elmas naman ay nandun upang bumili ng isang barko. With just one smile, the two fell in love. 3 years later, noong September 4, 2003, ang dalawa ay kinasal sa isang Muslim rites na dinaluhan ng mga magulang nilang dalawa at ni June Lalin, ang Gutierrez's publicist. Pero bago nito, nagkaroon rin sila ng kasal dito sa Maynila noong March 25, 2003. Sinabi ni Rufa na sa Pilipinas ay kinasal sila sa Christian ceremony at sa Turkey naman ay nagkaroon sila ng Muslim wedding. Isang imam daw ang nag-officiate sa kasal nila. Ani Rufa tungkol sa Muslim wedding na ni Elmas? It was basically a blessing. It wasn't like a wedding for show. It was a blessing for us to be together. Ngunit noong 2007 ay naghiwalay sina Rufa at Elmas dahil di umano sa kanilang cultural differences. Pero di nagtagal ay inamin ni Rufa na sinasaktan siya ni Elmas emotionally at physically. Nagkaroon sila ng dalawang mga anak. Alma Moreno. Sina Alma at Sultan Fahad ay kinasal noong March 21, 2009 sa Vistamar Resort sa Cebu City. Ang kanilang kasal ay inofficiate ng isang imam. Pinakita sa video ng kasal nila ang pag-exchange nila ng wedding ring, slicing of cake, releasing of doves, at pag-toast ng bride sa kanyang bouquet. Mapapanood rin sa video ang kaligayahan at excitement ng couple sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Si Alma noong panahon na yon ay naging second wife ng Muslim mayor. 2011 na naging usap-usapan ang hiwalayan ni na Alma at ni Mayor Sultan Fahad Presalik. 2014, nang kinumpirma ito ni Alma sa isang exclusive interview sa Star Talk. Tumanggi si Alma na idetalye ang tungkol sa hiwalayan nila ni Mayor Salik dahil hindi naman daw niya mailahad lahat kung ano talaga ang dahilan at kung ano ang totoong problema. Ngunit naging emosyonal ito. Halos raw isang taon na pala silang hindi nagkakausap ng asawa at inamin na hindi pa niya lubos maintindihan kung ano ang nasa kultura ng kanyang asawa. Hindi naman daw niya pwedeng ipagpalit ang trabaho niya sa Paranaque at ang mga anak niya para makasama ang kanyang asawa sa Marawi.
Ipinakilala rin ni Alma ang anak nila ni Mayor Selig na si Alpha, 3 taong gulang ng panahon na iyon. Gamit ng bata ang apelyido ng ama at hindi naman daw nagpapabaya si Mayor Selig pagdating sa suporta. Queenie Padilla. Si Queenie na anak ni Robin Padilla at Lizelle Secanco ay ikinasal kay Osama Mir noong 2012, isang taon bago siya nag-quit sa showbiz industry dahil sa kanyang relihiyon. Sina Queenie Padilla at ang kanyang asawa na si Osama ay napagdesisyonan na magbigay ng detalye tungkol sa kanilang relasyon sa kanilang YouTube videos. Ayon kay Queenie, nahulog ang kanyang loob sa kay Osama dahil sa kanyang passion para sa Islam, ang love nito para sa kanyang pamilya at ang selfishness raw nito. Noong 2017 pa noong una nagkita sina Osama at Robin nang nanganak si Queenie para sa kanilang unang anak. Freddie Aguilar. Taong 2013, napakasalan ng singer na si Freddie Aguilar na 60 years old noong mga panahon na yon ang kanyang 16 years old na girlfriend na si Jovi Albao. Naging kontrobersyal ang relasyon ni naka Freddie at Jovi noon dahil sa napakalaking age gap nila at kinukonsidera din na isang minor si Jovi. Ang dating born again na si Freddie ay nagpa-convert sa Islam at pinakasalan si Jovi sa isang Muslim wedding. Ginanap ang kanilang kasal sa Buluan, Maguindanao. Ito ay lugar ng kaibigan ni Freddie na si Governor Ismael Manguda Dato na tumayo ding principal sponsor sa kasal nila. Hindi naging problema sa kasal nila na 16 years old lamang si Jovi noong mga panahon na yon. Dahil kung ang batas ng Pilipinas ay kailangan ang babae ay nasa 18 muna bago magpakasal, sa Muslim Sharia law ay kinakailangan lang na ang babae ay nasa puberty stage na. Naka-dark sunglasses ang folk singer na si Ka Freddie at nakasuot ng tubaw sa kanyang ulo at isang silky white long sleeve shirt na may black at gold. Si Jovi naman ay nakasuot ng gold-colored silk gown at isang headdress. Sinabi ni Jovi na bukal ito sa kanyang loob at walang pumilit sa kanya na gawin ito. Ayon rin kay Maguindanao Governor Ismael Manguda Dato, siya raw mismo ang nagsuggest kay Freddie na ganapin ang kanilang kasal sa Buluan, Maguindanao. Binigyan din ng Muslim name na Abdul Farid si Freddie Aguilar at si Jovi naman ay Siti Mariam. Megan Aguilar. Ang bagong asawa ni Megan ay isang Muslim din. Ikinasal ang dalawa noong December 21, 2018. Napangasawa ni Megan ang Islamic debater and propagator na si Bashir Sakaging. Ibinahagi ni Megan sa Push kung paano sila nagkakilala ng kanyang Muslim husband. Madaling araw daw yon habang siya ay nasa kanyang kauna-unahang Islamic medical mission na binolunteran niya noon. Lahat ng singer, the serendipity moments happened in Tikau Island, Masbate, 6 October 2018. And soon after seeing each other in other Islamic gatherings, ayon na manhika na siya kay tatay, ask for my hand in marriage and tie the knot of nikah or Islamic marriage. I became Mrs. Bashir Sakaging on 21st December 2018. Hindi rin daw naging issue sa kanyang husband ngayon ang pagiging divorced niya sa unang asawa at pagkakaroon ng mga anak. From being a Catholic, napaconvert na raw siya sa Islam simula pa noong September 2018. Anya, well, as you can see, I've changed my life. Some may say it was a drastic move, but in my personal choices, personal phase of life, I entered Islam wholeheartedly. Robin Padilla and Mariel Padilla. Noong August ng 2010, ikinasal sina Robin at Mariel sa Taj Mahal sa India. Ayon sa kwento ng magkasintahan, ang wedding ceremony ng kanilang kasal ay pinerform sa isang mosque na malapit sa Taj Mahal. Kilala si Robin Padilla sa kanyang pagiging isang romantiko, kaya napagdesisyonan niya na magpakasal sa world-famous Monument to Love. Isang Muslim wedding ang nangyari sa kanilang pagpapakasal sa India at isang imam o spiritual leader ng mga Muslim ang nagkasal sa kanila. Ang relasyon ni Robin at Mariel ay isang whirlwind romance o napakabilis na pagpapakasal ang nangyari sa kanila. June ng 2010 sila na-engage at nagpakasal sila ng mag-August. Noong una ay naging sekreto lamang ang pagpapakasal na ito, pero inamin din ng mag-asawa na naging kontrobersyal ang kanilang igurot wedding sa Baguio noon. Sila ngayon ay may dalawa ng anak.
Ayan Munji. Si Ayan Munji ay bukod sa maganda ay may napakagandang boses din na nagdala sa kanya sa mga mamahaling clubs ng Brunei. Ang kanyang talent at fresh beauty ay mga naging dahilan upang maging favorite siya noon among si mga music aficionados and club goers. Hindi niya alam na kanya palang pinakamasugid na tagahanga ay walang iba kundi si Prince Jeffrey, ang younger brother ng Sultan ng Brunei. Hindi alam ng young singer na si Ayan noong 1995 na siya ay magiging pang-apat na asawa ng prinsipe at gagawin siyang isang certified princess. Ayon kay Ayan, bilang isang Kristiyano, hindi daw siya sigurado kung paano ang magiging buhay niya kung mapapakasal siya sa isang Muslim. Ang katotohanan daw na may iba itong mga asawa ay hindi niya noon lubos maisip. Hindi niya alam paano siya mag-a-adjust, pero baka daw talagang mahal na mahal niya si Prince Jeffrey. Kahit hindi siya komportable noon na talikuran ng kanyang relihiyon, inassure naman daw siya ng prinsipe na kahit magpa-convert siya sa Islam, ito ay for formality lamang, na pwede pa rin niyang i-practice ang kanyang Christian faith. Humarap rin si Ayan ng ilang mga challenges sa kanyang Royal Brunei life. Pagkatapos ng ilang taon, naghiwalay rin sila. Sa ngayon, kasal na si Ayan sa theater actor na si Franco Laurel at may tatlo na silang anak. Nagkaroon naman siya ng isang anak kay Prince Jeffrey. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!